Good morning mga kamamshi! Welcome back to my channel. Andito na naman po si Mamshi May para mag-share sa inyo ng isang simpleng recipe. Ito ay talagang napakasimple lang kasi ito po ay ang adobong paa. Bali wala na po siyang gaanong ingredients kundi ang bawang, toyo, suka at oyster sauce at konting asukal. At lalagyan ko rin po siya ng sili para po medyo maanghang ang aking adobong paa. Pero optional din po ang paglalagay ng sili mga kamamshi. Nasa inyo lang po yung kung gusto nyo nang maanghang ang adobong paa. Saan mag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog mga kamamshi. Stay tuned! Ayan po mga kamamshi. Bali, nag-isa lang po ako ng bawang. Kapag po ako nag-aadobo ng adobong paa, bawang lang po yung hinahalo ko. Ayan po. Ito po yung paa. Madalian lang pong luto mga kamamshi. Palalambutin lang po natin ng gusto ang adobong paa. Bali maglalagay ko tayo ng paminta. Simplahan na po natin. Pamintang buo. Lagay po tayo ng more seasoning. Ayan po. Bali ang paglalagay naman po ng more seasoning na soy sauce at toyo. Tansyahan lang din po mami kasi baka mapaalat tayo. Ayan, pagsama-samahin lang po natin. Yan. Hayaan lang po natin siyang lumambot. Lagyan po natin siya ng tubig. Ayan po. Ayan po. Ang technique po ng pagluluto ng adobong paa para po siya mapalambot yun ng gusto ay samahin ang apoy lamang po. Kasi kapag kayong malakas ang ating apoy, ang tendency po nun, parang napupersa po siya na hindi agad siya lumalambot. Hindi kagaya po sa mahinang apoy lang na dahan-dahan, talagang lalambot ang adobong paa nyo sa mahinang apoy lang. Ganun po ako pag magluluto ng adobong paa. Yan. Hayaan lang po natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot. Tapos mamaya po, kapag luto na yung adobong paa natin, kapag malambot na, pwede po natin siyang lagyan ng asukal para po ay malamis-namis siya. Kung meron din po kayong sili ng labuyo, pwede niyo rin pong ihalo para ang mangyayari po ay manghang at manamis-namis. Ayan po, nalagyan na natin siya ng suka. Susunod ko po yung asukal. Bali, mga 2 kutsara lang po ng asukal. Para po manamis-namis ang ating adobo. Ayan po. Bali, medyo malambot pa lang po ang paa. Hindi pa po totally na malambot. Kasi mas maganda po yun, parang naghihiwalay na yung balat niya sa buto. Bali, niluluto ko po siya sa mahinang apoy. Tikman natin muna ang lasa. Ayan po, ang sarap. What? Balikan na lang po natin kapag luto na po yung adobong paa kapag malambot na po siya. Stay tuned mga kamamshi! Ayan po mga kamamshi, luto na po ang adobong paa or chicken pit kung tawagin. Mas maganda po pakinggan ay chicken pit para medyo social-social ng konti mga kamamshi. Ayan po, niluto ko lang po siya sa mahinang apoy. Kaya yan po yung kinalabasan niya ay talagang napakalambot at masarap.
na manamis na miss po siya. Ayan po ang lasa ng aking adobong paa. Pwede na po siyang pang-ulam or pang-pulutan. Ayan po, papakita ko sa inyo na kung gaano siya kalambot. Ayan po, naaano na po ng kutsara. Kasi po, sinalang ko siya sa mahinang apoy. Kaya po, pag magpapalambot po kayo ng chicken feet, kailangan mahinang apoy. Hindi lang po sa chicken feet or sa adobong paa. Kahit sa ibang karni po, ganun po dapat. Kailangan mahinang apoy para po hindi siya nabibigla. Kasi kapag mahinang apoy po, mas madali po siyang lumambot. Ayan po. Try nyo po mga kamamshi. Tsaka konti lang yung kanyang sangkap. Hindi po siya magastos. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Sa mga baguhan pa lamang po, pakiclick lamang po lagi ang notification bell para po ma-update ko po kayo sa aking mga isi-share. Hindi lang naman po sa pagluluto ang aking isi-share, pati rin po sa mga gawain ko sa araw-araw. See you on my next vlog. God bless! Hello mga kamamshi, kain na po tayo. Ito po, luto na po yung adobong paa. Ito po siya. Mukbang po ako ngayon. Kung si Lolo ay mumukbang lang sa akin, ako po ay nagmumukbang ng chicken feet. Kain po tayo. Sarap po. Kasi napakalambot. Talagang mapaparami ang kain mo. Nawawala yung diet ko. Ito po, ang kanin ko po ay sinangag. Tinatner ko sa sinangag. So, napakasarap. Try nyo po. Mukbang chicken feet. Kapag ginayon nyo po yung aking recipe, mga kamamshi, siguradong di ka magsisisi. Promise. Dahil napakalambot ng chicken feet or paa. Nakakabitin nga lang itong kainin kasi liliit. Pero mas masarap po mga kamamshi kapag ang chicken feet ay yung mapintog, matataba. Kaya lang wala po ako nabiling ganun eh. Bira lang po ako makachempo ng mapintog na paa. Pero pwede na rin po ito kasi masarap din po. Sa pagluluto niya rin po yan kung gano'y pasasarapin. Kahit simple lang. Thank you for watching!